Hi guys! So, para sa video na to, gagawa tayo ng sarili nyong WordPress account. So, ang gagamitin natin yung WordPress na yun para sa portfolio nyo, yun na rin yung magiging website nyo. Free version lang yung gagawin natin. Tapos, eventually, kapag ka nag-pursue kayo talaga ng writing at gusto nyo ng gawing mas professional yung websites nyo, pwede na kayo bumili ng domain at saka ng hosting. Pero for now, yung free WordPress muna yung gagawin natin. Okay, so nagbukas ako ng incognito kasi na-pick up niya yung last login ko sa wordpress.com. So anyway, pupunta kayo sa wordpress.com. Tapos, mag-start kayo ng sign up. So get started or sa login. Tapos sa login, merong create a new account. Baba nyo lang dito. Create a new account. Tapos, fill up nyo to. So, gagamitin ko yung isang email ko. Try natin gumawa ng WordPress gamit yung email ko. Ay, meron na pala yun. Wait, ano ba yung email na yun? Tapos, username nyo na gusto nyong gamitin para sa okay. So, tapos, itong username hindi nyo mapapalitan ever, ha? So, ay, sino na yung gusto nyo? Though, yung lalabas naman dun sa site, hindi naman necessarily yan kasi pwede mo namang palitan yung ano. So, pwede kung gusto nyo. Nizza. Right? Ganyan. Bakit? Mag-ingay. So, pwede kayong magsulat ng kahit anong domain na gusto nyo. So, yung magiging, yung pipiliin nyo dito sa domain, magiging ganito yung website nyo. nizzawrites.wordpress.com. Yun yung forever free. Tapos, kapag ka mag-upgrade na kayo sa domain, dun kayo magbabayad. And tsaka natin i-discuss yung ganon. Kasi pwede namang ito muna yung gamitin natin. So, yan. So, select nyo lang yun. Tapos, mag-start tayo sa free. Yes! Ano? Nahanap mo po sa ako yung anak mo. Okay, what are your goals? So, ang goal natin is to write and publish. Tayo magsisell. Kasi kapag nilagay natin to, magkakaroon tayo ng mga plugins for e-commerce. So, write and publish muna yung gawin natin. Since mapapalitan naman natin to. So, what is your website about? So, lagay niyo yung gusto yung topic dito on website niyo. So, pwede tayo mag something else. Continue. Tapos, blog name. For example lang. Yan. So, gawin niyo yung tagline niyo. About sa inyo, tapos yung blog name, tapos continue. Tapos, ayun na. Pwede ka na pwede nyo i-click tong start writing para makapaggawa na kayo. Or, pwede kayo manood ng blogging videos para mas matuto kayo. Tapos, pwede rin kayo magpili ng designs. Kung ano yung gusto yung design. So, siguro try natin to. New designs. Ayan. So, pwede kayo magpili ng gusto nyo. Ito lang tayo sa mga free versions muna, ha? Yung mga themes na pwede nyong piliin. So, pili lang kayo dyan. So, siguro ito. Pwede na ba? Or ito. Pwede.
Sige, basta dun sa free. Pili lang kayo dun sa free. Ako pipiliin ko muna to. Tapos yung free version lang tayo. Tapos makikita nyo dito pag ano itsura niya sa tablet. Tapos ano itsura niya pagka mobile. Tapos yun. Continue. So yun ang itsura ng website nyo. Hintayin nyo lang siya matapos. Ayan. Tapos, pwede na tayo magsulat ng first post natin. So, ito yung interface natin pag magsusulat tayo ng blog. So, ito yung title. This is my first post. Tapos, ito yung block. Naka-parang Lego blocks kasi siya. So, yung first block natin is paragraph. Welcome to my first blog. Tapos, pag nag-enter ka, pwede ka maglagay ulit ng block. So, gusto mo maglagay ng image, for example. Pag naglagay ka ng block image, image block, pwede ka mag-upload ng image dito sa blog mo. Pili ka lang ng kahit anong image na gusto mo i-upload. Hanap ako ng image. The writer's view. Yeah. Pwede mo siyang i-adjust. Tapos, pag nag-enter ka ulit dito, new block na naman siya. So, pwede tayo mamili ng mga blocks dito. Or quote. Hindi ko alam sino yung nagsulat nito. For example, sabihin na lang natin si Nizza. Tapos, next block, paragraph ulit kunwari. Good ang mga 3 to 5 lines per paragraph. Paragraph sa WordPress. Pag ganyan, hindi masyado mahirap masahin. At masakit sa mata. Enter. Para sa next paragraph, this is another paragraph na pwedeng kahit ilang lines ang gusto mo. Heading, kapag gusto mo mag-heading, pwedeng piliin mo lang yung heading dito. Heading 2 usually yung ginagamit ng clients. Kasi yung heading 1, naka-reserve siya para sa title ng blog pages. Pero, depende naman sa kanya kung ano yung gusto niyang ipagamit sa inyo. Pero usually, yung mga clients na encounter ko, heading 2 yung mga chapters nila. So, this is a heading 2. This, ayan. Tapos, paragraph ulit. Tapos, add ng pictures, add ng bullets. Kung gusto niyo mag-bullet, pwede kayo mag... Pwede kayo mag-add ng list. Tapos, bullet siya. Pwede mong piliin kung 1, 2, 3 o ABC. Tapos, this is a list. Tapos, italic. Kapag pinress ko kasi yung Control V. Pero, ito rin yun. Pwede nyo rin gawin dito. Ito yung align ng text. Tapos, ito yung link. Kung gusto nyo mag-add ng link dito, i-highlight nyo lang yung word. Kunwari, itong itong pangalan ko. Kunwari, gusto natin lagyan ng link. So, highlight ko lang to. Tapos, kiklik ko yung link. Ilalagay ko dito yung URL. Kunwari, facebook.com. Tapos apply. So, mag-underline siya. Tapos, link na siya.
Tapos yun lang ang kailangan yung gawin sa umpisa. Pwede mo i-browse lahat ng pwede mo i-add. So pwede ka mag-pull quote, yung malaking quote yan, writing prompt, verse, reformatted. Pero usually dito lang okay na tayo. Tapos ayan. Type ko lang. Tapos ayan. Kailangan click nyo to para lumabas dito. Kasi dito sa post, yung author, yung name nyo. Tapos, dito sa featured image, sa kanan, nakikita nyo yung mouse ko. So, dito, pwede kayo mag-set ng featured image natin. So, kunwari, sige, ito na lang din yung featured image na gusto kong ilagay. So, ilalagay niya lang yun. So, siya yung cover. Kapag pinuntahan niyo yung website niyo, yung homepage niyo, di ba may pictures yung mga blog? Ito yun, yung featured image. Tapos, pwede ka mag-add ng tag. Kunwari, writing training. Usually yan, mga 3 to 5 yung pinapa-add ng client sa akin na connected doon sa post mo. Kung yung post mo is about food, maglalagay ka ng heading na food or food ideas, ganon. Tapos yung category mo naman, ito yung parang pinakahati ng blog mo. For example, yung category ko, for example ako, meron akong freelancing in general, meron akong freelance writing, tsaka meron akong longhand writing kasi mahilig din ako sa mga journals, ganon. So, ang sinasuggest nila lagi is magkaroon ka ng 3 main categories sa blog mo. So, pwede ka magkaroon ng parang personal, yung mga personal thoughts and musings mo. Pwedeng isang paragraph yon, ay isang category yon. Tapos, kung ano yung service mo. For example, gusto mo ng reviews or script writing, pwede ka magkaroon ng category na scripts para lahat nandun. Pwede ka rin magkaroon ng category na writing training assignments para lahat ng assignments natin nakakategorize dun. Pwedeng makita ng clients nyo. So, yun. Kayo yung bahala maglagay ng category. Pwede kayo mag-add dito. For now, uncategorized muna natin. So, anyway, pag nagawa mo na yung post mo, tapos may featured image ka na, may tag ka na, may categories ka na, technically, okay na to. Pwede mo na siyang i-publish. Depende sa clients kung may iba silang plugin na kailangan pang kompletuhin, pero ito yung pinaka basic na pag-publish ng blog. So, pag okay na, pwede mong i-click yung preview para makita mo yung itsura niya sa website mo. Depende kasi yung itsura niya dun sa theme na napili mo eh. So, ayan. Ito yung itsura ng website na ginawa natin, ay ng blog na ginawa natin. Ito yung title, ito yung pangalan ko, ito yung date, yung paragraph, image na dinagdag natin, ito yung quote, sino nagsabi, yung link na nilagyan natin, another paragraph, isa pa, heading 2, paragraph, list, italic, paragraph. Andito yung category mo, nandito yung tags mo. So, ayun, magkakaroon pa dito nung previous post mo or kung ano yung next na post. Tapos dito, yung ikaw, yung profile mo, anong pangalan mo, lalabas dyan. So, kung okay ka na sa itsura, pwede mo na siyang i-publish. Tapos, publish. Click mo yung publish. Dalawang beses yun. So, lalabas yung publishing options. Tapos, lalabas yung publish. Tapos, pwede mo na siyang tingnan na lang nandun na siya sa website mo mismo. Ayan na siya. Tapos, pag kinlik mo yung pangalan mo, yun yung pinaka homepage mo. So, pwede mo na itong ayusin based sa gusto mong ayos. Pwede ka dito mag-change ng theme. Tapos, ito. Ayan, so. Ayan, kinlik ko yung launch your site. Ay, hindi pala. Bumalik ako ulit. Anyway, ayun na yun. Tapos, pwede ka pag nagla-login ka sa wordpress.com,
makikita mo na sa My Sites yung site na ginawa mo. Ayan. So, ayun na siya, di ba? Let's get it ready to launch. Meron pala siyang checklist dito. So, na-set up na natin, na-select na natin yung design, nasulat na natin yung first post. Pwede na natin siyang i-launch. Pero kung may gusto pa kayong ayusin, skip to dashboard. Dito nyo makikita yung ayos. So, sa appearance, tapos sa pages, wait, kunin natin yung pages. Ayan. So, yung home, about, homepage. Ito yung nasa image nung, kasi yung theme na pinili ko, may pictures siya sa homepage, diba? So, dito mo siya pwedeng palitan. Kung gusto kong palitan yung mga image nito, ayan, may tour naman, pwede nyo siyang tingnan. Tapos, pwede kong ipalitan yung text na to. So, pretty self-explanatory naman yung mga nakasulat dito. So, papalitan mo lang siya, ganyan. So, for example, palitan mo na lahat ng photos. Or kung yung napili yung website is wala namang photos na ganito, pwede na yun kung ano yung nasa homepage niya. Tapos yun, save nyo lang. Tapos babalik na kayo ulit. Para, ayan, na-save na siya pag ganyan. Para bumalik ka dun sa launch, pindutin mo tong Nizza Rights. Hindi, wait. Sige, back natin. Pindutin mo yung My Sites. Ayan. So, pupunta ka dito pag pinindot mo yung My Sites. Tapos, pwede mo nang i-launch yung site mo. Yan. So, pag nilaunch mo yung site mo, live na yung site mo. Pag pinindot mo itong nizzarights.wordpress.com, nilagay mo siya dito sa address bar, lalabas na yung website mo. Tada! So, syempre, inayos natin ito kunwari, di ba? Ayusin nyo ng base sa gusto nyong ayos sa inyo, tsaka piliin nyo yung theme na gusto nyong gamitin. Tsaka ayusin nyo itong mga links dito.